What's up? Yo, may naglalabasan na. Yun. Guys, umiyak ako ngayon. What's up, sir? Right, so ito mga kapwa, isang mabilisan kasi magbabagong taon na, kaya hinay-hinay kayo sa pagbomba. October na ngayon, damihan na naman mga babombaan, so mag-react tayo ngayon sa mga videos. Sobra-sobrang bumomba. Tapos tuturuan ko rin kayo kung ano yung mga pwedeng ways para maiwasan na masira yung makina, kasi hindi naman talaga may iwasan. Kung mahilig talaga kayo magbabomba, hindi naman may iwasan yan. Kaya, eto, bibigyan ko kayo ng tip mamaya, panoorin muna natin to. Grabe to, oh. Santo. Disclaimer lang no mga kapwa, wala tayong mga ebas dito sa mga motor show, kasi sa mga motor show hindi talaga maiiwasan yung mga ganitong pangyayari. Nagkakayabangan ba? Kumbaga. So sana hindi kumalat yung ganito, kasi napakapayapa naman dati ng mga motor shows. Ayan. Sobrang lakas ng bomba, oh, grabe. Anlipiga, oh. Oh, nasisiraan. Kakainitan na po. Ito, yung kanina. Boom! Simply because sobrang taas ng revolution ng motor. Ang mga motor natin, mga kapwa, kaya niyang mag-revolution. No? Kaya niyang mag-rev. Kung bobombahin mo, hindi rin tatanggi yan. Especially kung wala nang limit yung CDI. Kung naka-racing CDI na kayo, katulad nito motor na to, probably naka-racing CDI ito kasi sobrang taas ng revolution. Eng! Without load. Kaya maluwag na nakakaikot. Kaya ang malamang na mangyayari dito is bibigay talaga yung makina. Mababalaktot ang connecting rod. Mapuputol ang connecting rod. Tutukod ang barbula. Maghahalikan yung piston. Tsaka yung barbula mo. Kaya masisira yung makina. Pag nag-umpog-umpog yan, sakit sa ulo. Diba? So, ang nangyayari dito, over-rev siya. So, malamang ang ginagawa nila dito is parang ano to eh. Sa nakikita ko, parang nagla-loudest pipe sila dito. Papayuhan ko rin kayo ng magandang technique sa loudest pipe mamaya. Ito pa yung isa kanina. Taas ng RPM, oh. Walang limit to, probably. Ayun. Tahimik, usok, oh. Diba? Ang mga raider, mga kapwa, is matataas talaga ang RPM niyan kapag ka nag-racing CDI ka o sa mga Raider FI, kahit stock ng Raider FI, ang taas ng RPM niyan, pumapalo ng mga nasa 13,000 o 12,000 RPM yung RPM niyan. Kaya kahit stock yan, hihiyaw at hihiyaw talaga. E paano pa pag niremap mo yan, o kaya racing ECU ka, no limit, tas bobombahin mo ng eng, sobrang tagal. Sakit nun mga kapwa, napakasakit nun. Yung over-rev, oh, makakapagpa-impress ka kasi wow, ang lakas ng pipe mo sa show, di ba? Papa-impress ka kasi ang lakas ng pipe, loudest pipe, no? So, sumobra ka ng bomba. Tabogan chis. Karaskas. Wala na to, finish na to. Ayan, oh, grabe, oh. Umaapoy, oh. Alam kong alam naman ng mga nagsoshow, o alam kong alam naman ng mga gumagawa nitong videos na to, o yung mga pagbomba nito, na delikado to. Alam kong alam naman nila yung ginagawa nila. So maybe pinapangibabawal lang sila ng lukso ng dugo, kumbaga eh. Kaya nila ginagawa to, especially kapag yabangan nights, 'di ba? So hindi natin sila masisisi, especially yung mga show hindi nila makokontrol lahat. Pero sana, wag naman ganito kasi napaka-improper naman ng ganito. Tsaka napaka-delikado. Paano kung biglang kumambyo yan? May maipit na kamay o daliri o paa dyan sa kadena. Sa mga panggilid, baka malugas ang mga panggilid. Diba? Napaka-delikado. Ayan eh. Ito, ayan. Oh, grabe naman yun. Kawawa naman yung paa. Ito. Ito yung loudest pipe. Bigyan ko kayo ng tip dito, mga kapwa. Ayan. O, ba't naman ginaganon? Kailangan ba yon? Ano ba yan? Sini-CPR ba yan? CPR? CPR ba yan? Oo. Naghihingalo ba yan yung mga ano nyo? Yung mga motor nyo? Oo. Para saan yun? Para saan yun? Paki-explain guys. Comment down na lang. Para saan yun? Ayan oo. Ano yan? CPR? Oo. Baka naghihingalo na yan guys. Tama na yan. Sobre na yan nisan. Mekas-mekas na yun. Ito ba? Tapos
ano na, parang nagpumapalya-palya na. Pinilit pa rin. Pinilit pa rin. Ayo. Tigil, tahimik. Ayan oh, grabe oh. Ah, tagas ang cheese. So, swerte nyo mga kapwa kung ang tumagas lang sa inyo. Madalas nangyayari to sa mga naka-Raider FI o kahit sa ibang motor din na pumuputok lang ang hose. Yung hose ng kulan pumuputok kasi stationary lang eh. Nakatigil lang yung motor tas nire-revolution mo ng mabilis. So yung pump nyan o water pump nyan ng mga motor, nagre-revolution din yung kasabay ng makina. Hindi kasing bilis ng makina ha, pero nagre-revolution din siya. Habang nire-rev mo na mas mataas, mas bumibilis yung ikot ng bomba niya. Kaya pag bumilis ang bumilis yung ikot na yan, tapos nakatigil ka, sobrang init nun, yung mga hose nun mapupwersa, kaya tatagas ang coolant mo. Swerte mo kung coolant lang ang pumutok, pero kung makina mo ang pumutok, sumingaw, o natukuran ka ng barbula, or etc. Wala namang maganda na idudulo talaga ang kakabomba ng ganitong sobra-sobra. Alam naman nating lahat yan, and I'm sure na alam din ng mga bumabomba yan, and wag na wag nyong gagawin to kung low budget kayo, kasi napakamahal ng magagastos nyo dito for sure. So yung gagawa lang nito is yung malalakas ang loob, o talagang wala nang pakialam sa motor. Ayun oh, grabe oh. Grabe, ang tagal na nito. Ang tagal na nito umaapoy. Fast forward na natin yung video, napakatagal niyan, tuloy-tuloy yan. Pero hindi the good thing to mga kapwa, no? Pero ang nakita kong maganda dyan sa video na yan is naka-low RPM yung motor, pakinggan nyo. Diba? Hindi siya hiyaw na hiyaw. Kaya ang mangyayari dyan sa motor, tatagal talaga siya nang naandar ng ganyan. Matagal siya naandar ng ganyan kasi hindi sobrang taas ng RPM. Kayang i-handle ng motor yung RPM. Hindi katulad ng sagad kung sagad ka ng RPM, talagang isipin mo, sobrang bilis na umiikot ng electric pan. Talagang electric pan lang to. Halimbawa, sobrang bilis mong pinaikot dyan. O kaya dinamo na sinupercharge mo, pinargahan mo na napakalaking battery, tapos pinaikot mo ng todo. Bibigay at bibigay talaga. Pero hindi siya katulad ng ito, itong motor na to, good example na to, na andar siya ng sobrang tagal, pero hindi sobrang taas ng RPM. Kaya tatagal yung pag-andar niya. Pero syempre, hindi pa rin maganda sa makina itong ganito. Wala pa rin magandang maidudulot. So, ito na yung tip ko sa inyo para hindi ganito mangyari sa inyo. Para hindi ganito. Ayan, oh. See? Ayan, oh. Nag-kiss ang barbula at saka piston ng motor mo. Ayun, oh. Laglag ang barbula, oh. Grabe ba? Sobra na yan, insan. So, ito, tip ko sa inyo, mga kapwa. Kapag sasali kayo sa ganitong loudest pipe o magbobobomba kayo, it's okay, mga kapwa, na gumamit kayo ng kahit ano pa yan, dual throttle body. Yung iba nga, nagpaparema pa talaga ng ECU at nagpapatono pa ng ECU. So, mostly kasi, nagpapatono talaga ng ECU para sa papapapapapapapap. Yan, paputok na yan. Siyempre, pag isasali mo sa show, di ba, dapat astig, dapat may paputok-putok ka, yung papapapapap, nagra-rapid backfire kahit papaano. So, no hate sa mga nagbibuild ng motor, ha, mga kapwa. Ito'y opinion lang at konting tip lang din kapag bobomba kayo sa mga motor show, sa mga tropa natin na nagsisetup ng dual throttle body. Ang tip ko lang sa inyo, huwag nyong i-overdo, huwag nyong i-overrev yan. Yun lang naman ang pinaka-tip dyan. Mga nasa 10,000 RPM, 9,000 RPM, walang problema yan. Pero pag pumapalo na yan ng mga nasa 13,000 RPM, 14,000 RPM, sobra na yan, insan. Grabe na yan. Mekas-mekas na yung ano mo dyan, yung langis, tsaka yung piston at barbula mo, baka mag-mekas-mekas na yan. Wala ka na magagawa. So, ang gagawin nyo, relax lang kayo sa kabobomba. At tsaka ito, pagsasali kayo sa ganitong loudest pipe competition. Tingnan nyo, ha? Tingnan nyo ang gagawin dito sa mga loudest pipe, ha? Ito yung good example. See? Sagad na sagad yung RPM nung motor. Weng! Hindi ganun, mga kapwa. Ang loudest pipe, sinusuka dyan gamit ang decibel meter. Ngayon, isang mabilisan tayo dito sa decibel meter. Ang decibel meter na ginagamit dyan, mga kapwa, is meron niyang maximum peak hold. I-hold niyan yung maximum peak. So, halimbawa, ang maximum peak ng sound, ng sound intensity mo ay nasa 140 decibels. Halimbawa lang, ha. 140 decibels.
pag yung motor mo ay pumutok ng 140 decibels, pumalo ng 140 decibels, kahit ganong katagal mo bombahin niya ng napakatagal, 140 lang ang sagad niyan. Hindi yan madadagdagan ng 150. Hanggang dun na lang yon. So, yung sinasabi natin na peak na sound intensity o sound level ng motor mo. So, pag ginawa mo tong sumali ka sa motor show tapos loudest pipe, bigyan mo na yung motor mo ng 3 seconds or 5 seconds. Okay na yon. Hindi katulad ng iba dito. Wait lang ha, guys. Hanapin ko yung iba. Katulad nito. Loudest pipe din yata ito. Okay. Finish. Di ba? Ang loudest pipe, kita nyo naman, tumutukod na yung RPM eh. Hanggang dun na lang yung tunog nun. So, pag na-reach niya yung maximum na sound niya, halimbawa, hanggang dito lang, kahit anong sigaw nung, halimbawa, hey, hanggang dito lang, 140 decibels. Other than that, yung mga sound na hanggang dun lang sa ilalim, o kaya yung bomba mo, sinauli mo pa, tapos binomba mo ulit, hanggang dun na lang din yon. Maximum na yon, kaya no need nang patagalin ang pag-rapid backfire. Alright? Hindi mo na kailangan patagalin yon, hanggang dun na lang yon. Hindi nakakayanin yan na mag-exceed pa sa maximum decibel na kaya niyang ibigay. Ito, katulad na ito, ayan, pati paa na, damay na. Ayan, ganun, oh. Oh. Ayan, oh, grabe ba, oh. Yan. Much better pa na nasa low RPM lang kayo, mga nasa 8,000, 9,000, 10,000 RPM lang kayo kapag bobomba ng ganito. Sa mga pang-raider, ha? Kasi sa mga ibang motor naman, yung mga pantra, mga long stroker, hindi naman naabot ng sobrang taas na RPM niya. Kaya mas okay pa, tip ko sa inyo mga kapwa, mas okay pa yung paputukin nyo ng malakas. Yung isang malakas sa pak, 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 kahit yung maiksi lang yung interval ng putok niya, pero malakas. Yun lang din ang maximum na maibibigay niya na sound o yung maximum na decibel mo, hanggang dun lang din. So much safer kung nasa mid RPM ka lang, mga nasa mid high RPM o nasa 10,000 RPM ka lang, hindi mo kailangan pumalo ng 14,000 or 13,000 RPM para makuha mo ang pinakamalakas na sound intensity na kayang ibigay ng pipe mo o ng motor mo. Tip ko yun sa inyo mga kapwa, hindi ko mo sobrang tagal mong bumobomba eh ikaw na ang pinakamalakas sa motor show o ikaw na ang loudest pipe. Ingat-ingat sa pagbomba. Minsan nakukuha yung pinakamataas na sound level intensity o sound intensity decibel, pinakamataas na decibel nakukuha yan hindi sa sobrang taas. Kung hanggang doon lang din ang kaya ng motor mo, hanggang doon lang din yung kayang i-produce na sound ng motor mo, ay di hanggang doon lang yun. Hinihini sa pagbomba, malapit na magbagong taon, ingat-ingat ang lahat. Mas maganda yung uuwi ka ng bagong taon na magse-celebrate ka ng bagong taon tapos kinabukasan buo motor mo kaysa naman may problema ka sa pagbili ng bagong pyesa mo.